Muli po ay maganda pong umaga sa inyo lahat. Good morning. At sa pagpapala sa Panginoon, tayo po ay muling tinipon niya. Maganda pong ating panahon. Mukhang si Carding po ay umalis na. At salamat na tayo po ay nagsama-sama muli bilang isang iglesia. Nilahan po rito sa ating bayasambahan sa Cubao, sa Bethany Cubao po, sa San Martin. Kundi, ay sa ano pala, kaunlaran pala ito, no? At ganyan po sa ating mga online na worshipers, na welcome po sa inyo lahat. Maging po sa ating bansa hanggang sa labas po na ating bansa. Tunay po, isa pong pagkapala tayo po ay makapanambahan sa Panginoon. At alam po natin na sa Biblia po, ating hinawakang katotohanan. Kaya tayo po ay hindi naliligaw. Ating pong kilala ang ating Diyos na sinasamba. At alam po natin na siya po ay nagagalak sa ating paraan ng panambahan. Tunay po, maraming mga tao ngayon na sumasamba po ngayon, linggo po ngayon. Pero ang tanong po dyan, kailan bang sinasamba ang tamang Diyos? At kailan bang sinasamba ang Diyos sa tamang paraan? Salamat sa Panginoon, tayo po ay sumasamba sa katotohanan. Kaya para po sa ating higit mapaghahanda at di painggan po at panoorin, isang inandang maganda po na prelude number. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating napainggan na prelude number, sa ating mga kabataan. Ngayon po ang ginagamit po ang kanyang kakayahan para po sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo ngayon para po sa pagbasa po ng ating teksto sa mga ito, matago po sa aklat po ng Hebrews, chapter 10, verse 1 hanggang verse 4. Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. At ibasahin po ng salitan, ako po ang verse 1, kayo po ang verse 2, ako ang verse 3, at tayo po ay sabay-sabay sa verse 4. Kaya ako muna, tapos kayo po, tapos ako uli. Huling-huli po sa verse 4, tayo po ay sabay-sabay. Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4, versikulo 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaring magpasakdal sa mga nagisilapit sa magitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon.
Ngunit sa mga hain niya on, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Sabay-sabay po sa verse 4. Sapagkat hindi maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Abay, pagpalain ng Panginoon ang ating pagbasa ng kanyang salita. Ating puyo ko ating ulo sa ating pagkakaroon po ng sandaling katahimika at hilingin sa Panginoon muli ang pagsusuri ng ating puso, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at muli ating pong isuko sa Panginoon ang ating buong sarili habang tayo patuloy sa ating pagsamba sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at biyaya sa aming buhay. Tunay, Panginoon, wala kami magagawa upang kami ay maligtas, upang kami ay makatakas sa impyerno at makaroon ng katiyakan ng langit. Ngayon po, dahil po sa inyong biyaya, sa pagsugo na inyong bugtong na si Jesus, salamat, Panginoon Jesus, din sa inyong pong sakripisyo para sa amin. Salamat ba na Espiritu na kayo pong kumilos upang kami ngayon mabago at magpasyan at tumalikod sa aming mga kasalanan at tumungo kay Kristo bilang aming Panginoon, tagapagligtas at hari na aming buhay. Nawa, o Diyos, kayong mapuri sa bawat bagay ng aming panambahan. Nawa, inyong ba na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa upang aming maunawaan ang inyong salita at tumugon ang ayon po sa inyong kalooban. At salamat, Panginoon Jesus, na kayo nga po ay narito sa kalagitnaan namin. Nawa kayo po ang tanging may taas at mapuri sa aming pagsambang ito. At meron nga, Panginoon, na wala pang katiyakan ng kaligtasan, nawa kayong gumawa ng paraan, Banal Espiritu, na kausapin siya upang siya magpasya na tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko na kanyang buhay. Ito ang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Tayo pwede nakatayo sa ating pag-awit sa ating Panginoon. Yan, good morning po sa bawat isa. Yan. Bago pong lahat, muli pong paalala na ating pong i-turn off ang ating pong mga gadgets upang hindi po maka-istorbo sa ating pong pananambahan. At ngayon, welcome po sa ating pananambahan at tayo po yung magpasimula na po sa ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit sa Kanya. There is power in the blood. Hold your feet free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Hold your evil victory win. There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's time. There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Isa po pong awitin, sumasamba, sumasamo. Dapat po nating tayo po sa Panginoon lamang po tayo magsumamo sapagkat sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo
Ayan, tayo po yung magkamustahan sa bawat isa sa pamamagitan po ng pagkaway at sa mga nanonood naman po online ay sa pamamagitan po ng ating chat box at comment section. Habang inaawit ang Thy Word, have a need in my heart. Sa ating po mga announcements. Ayan. Meron po tayong midweek service tuwing Wednesday, 7 p.m. via Facebook live stream. Ayan. Sa may pamagat po na ang maling kumpiyansa sa panahon. Ayan po yung sa susunod po na ating topic sa susunod po na Sunday Worship Service na matatagpuan po Santiago 4, versikulo 13 hanggang 17. Ayan. Atin naman pong abangan ang Widows and Widowers Sunday. Yan po sa isa October 16, 2022. At atin naman pong abangan muli at i-congratulate po ang ating pong mga gagraduate ngayon pong month ng October 30 of 2022, honoring our graduates. Yan. At happy birthday naman po sa October celebrant. Ayan, kay Mama Lu, Jubita Borlasa, happy birthday po kay Mama Lu. At kay Juscoro or Dodong Gale. At kay Ma'am Gina Sepulveda. And happy wedding anniversary naman po, October 3, kay Ma'am Joanne and Arvin Costales. October 4, kay Sir Ron and Jessamay Tiglao. Ayan, para naman po sa ating weekend review, September 25 to October 1. Ayan, meron po tayong Children's Ministry or BKBIC. And beginners class po yan, 12:30 to 1:30 yan po sa juniors class. And yan po si beginners class natin with teachers Lori. And juniors class with teacher Christy and Ma'am Minda. And naman po sa children ministry sa Taytay side po. And Taytay ministry po watching Sunday service. Sotero and the Venetia and the Borja families, and Barlongo family, and Camarin Outreach watching Sunday service, Shirley and Gab Aloso, Jennifer Cruz and children, and Benito and Joanne Surla, Helen and Annalyn and Anna Efren. Ayan, para naman po sa ating New Life class. And with si Kaya and Mark Sepulveda, last session po. And meron lang po tayong OBS or Online Bible Study. Ayan po with Mamang Nati Lopez. And with Leonora ang Condim. And Bible Study po sa pagdalaw ng ating pastor, pag-atid po ng biyaya at magandang mensahe po mula po sa ating Panginoon. Yan, ang Biblia ngayon na talaga bang may impyerno? Yan po, abangan po natin ang topic na po yan. And meron po yung inandang video presentation.
Magandang umaga! Umaga po! Sige, lakas na natin ng konti. Good morning! Good morning! Good morning din po sa ating mga nasa online ngayon. Magandang umaga po sa inyo at nawa ang pag-ibig ng Panginoon ay ating nadarama. Yan! Tara, tayo'y mag-review muna. Okay. Yeah, tingnan natin. Ang ating 33rd Missions Conference and 57th Church Anniversary, kailan ba ito? November? December! December 14 hanggang? 18. 2022. Walang nag-react. Si pastor na. Okay, next. At tayo po ba ay nakapag-pledge na? Amen. Yes! Nakapag-pledge na rin pa ako. Ayan. At tayo po, ang bawat individual o miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao ay meron po tayong magkano'ng contribution? 3,500. Ayan, yan lang. Ayan. Maliit lamang yan kumpara sa bibigay ng ating Panginoon sa atin. Iyan. Iyan. At magkano po ba ang kabuuan? 232 pesos. 232,000 pesos. Ayan. Yan po ang ating mga pangangailangan para sa ating Missions Conference. Mamaya po, tingnan nyo po kung saan mapupunta ang mga perang ito. Ayan. Mahalaga po yan para alam po ng bawat miyembro ng Bethany Cubao kung saan pupunta ang perang yan. Tama? Ayan. Okay, sige nga po. Tingnan natin ang susunod na slide. At para naman, yan, sa unang katanungan, actually isa lang. Sino po ang nagpahayag ng kanyang pagdalo? Yan, Ma'am Melissa. Yan. Congratulations, si Pastor Crispin Morden. Ayan. Congratulations! Ayan. Okay, ayan. Kilalanin po natin ngayon ang ating mga missionaries. Ayan. Alam ko po na kilala niyo po sila, pero minsan limot po natin ang kanilang mga pangalan. Baka po magkakaiba, ilagay po natin yung mukha dyan, iba po yung pangalan na maibigay natin. Ayan. Kilalanin po natin mula sa Luzon. Ayan. Tingnan natin ha. Ubasahin ko na lang kaya. Pastor Eson Acorda, Reverend Alfredo G. Albao Jr., Mark Angelo Balana, Reverend Rodrigo O. Cagimbal, Pastor Nelson R. Garcia, Pastor John Nathaniel Lingayon, Pastor Ronald D. Sobiate, Reverend Cesar A. Suyo, Reverend Joselito G. Yabes, Pastor Joven Ventura. Sino ba yung mga yan? Kilala ko ba sila isa-isa? Amen. Yan, si Pastor kilala niya. Kayo po, kilala niyo po sila isa-isa? Amen. Talaga? Really? Ayun, tama, may narinig ako. Hindi pa. Yan. Tingnan natin, assignment natin yan. At isang question po yan para sa Sunday. Yan. Lalagyan natin ang mukha ng mga pastor yan. Tingnan natin kung tama ang inyong pagkakakilala sa kanila. Okay ba yan? Amen. Okay, sige. Test number one yan sa Sunday. Kilalanin natin ang ating mga missionaryo sa Visayas. Reverend Alejandro M. Cadusale Jr., Pastor Signet M. Cadusale, ano kaya ang kanilang relasyon? Pastor J. S. Casidsid, Pastor Noe Julieza, sino siya? Pastor Jennifer C. Alionar, Pastor Romeo Ezekiel, Pastor Alfonso Moico, Pastor Nesty B. Siladan, Pastor Basanio Varela. Tanong, kilala niyo po ba? Ayan.
Medyo. Ayan. Kilalanin po natin, ha? Ayan. Yes. Ito, palagay ko, kilala nyo po eh. Yung mga taga Mindanao. Ayun, malakas ang yes. Kilalang kilala nyo si Pastor Ananias C. Bangonan at si Reverend Crispin C. Mordeno. Kilala nyo po? Amen. Kilala nyo po? Amen. Hindi nyo ipagpapalit ang mukha ni Pastor Evans kay Pastor Bangonan, tama? Yes. Mahina yata. Amen. Si Pastor malakas. Ayan. Kilalanin po natin isa-isa sa susunod na mga linggo. Ayan. Tingnan natin kung saan ba sila. Meron ba silang ginagawa? Kumusta na kaya ang kanilang children's ministry? Kumusta na po kaya ang kanilang outreach ministry? Ayan. Kilalanin po natin sila sa susunod pa pong mga araw. Ayan. Ngayon kanina po, sabi ko po, tingnan natin kung saan po ba mapupunta ang ating mga kapedahan. Bantayan po natin ang ating financial report. Ayan, tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po'y makakatunghay ng natatanging bilang na manggagaling po sa Rodriguez and Miranda families. Sabi ng iba sa akin, ako ay bata pa, di parang marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsan nadarpa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man ako tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakaraan. Munting kahit bata.
Pag-ibig mo kahit bata. Salamat po sa mga magandang special number po yan. At tayo po ay pinagpala dahil meron po tayong pag-uusapan po at pagpasyahan na gawain po ngayong umaga. Mali niyo pong, kilala niyo po si Sir Jun Sason. Siya po ay meron sa ating nais na ilahad na pag-anais. Ukol po sa isang gawain po sa probinsya. Nagawain po ng Panginoon, kaya ito po ay kanya pong bibigay sa akin sa magitan po ng isang video. At din pong panoorin
At pagkatapos po nito ay tayo po ay manalangin para sa gabayan ng Panginoon. Tapos tayo po yung papasya, no? Sa magitan po ng pagtaas ng kamay po ninyo, kung po isang ayon po sa kanyang pagkanais, ukol po sa gawain po doon sa kanilang probinsya. Kaya atin po panoorin ang maikling video po mula kay Sir June Sasson. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang Sasson Family. Ako po si June Sasson. Ang aking may bahay, si Rose Sasson. Ang aking panganay, si Gian Rose. Ang aking pangalawa ay si Augustine Lay. At ang aking bunso ay si Tabitha po. Kami po ay miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao sa pumuno ng ating butihing pastor, Eddie Sacorda. At kami po ay lumipat sa Barotac, Nuevo Iloilo. At bilang mga Kristiyano po, kami po ay naghanap ng gawain. At nasimulan po ang gawain ito sa katulong ng aking partner dito na si Pastor Randy Mangumpit. At ito po ay lumago. At ngayon po ay may regular na po kaming pananambahan dahil po sa lawak ng gawain dito, nais po namin na ito po ay mapasakop sa ilalim ng Bethany Baptist Church Cubao. At kami po ay nag-request sa ating butihing pastor, Ebe Socorda. At naging positibo po ang response, kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat na lalo pa po mapalaganap ang gawain ito sa tulong ng ating butihing pastor na si Ebe Socorda po. At ganun din sa suporta ng mga miyembro ng Bethany Baptist Church. Kami po, buong puso po kami nagpapasalamat na sa pamamagitan po ng inyong tulong ay makakatugon po tayo, makakatugon po kami sa panawagan ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kagaya ng sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, "Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching." Kaya ngayon pa lang po kami ay taos puso nagpapasalamat sa inyo sa buong miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao at sa pamumuno ng ating butihing pastor Ebe Socorda at lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Purihin natin ang ating Panginoon. Po ay nakatingin kay Tabitha eh, hindi kay Sir June. Kit-kit kasi ng batang yan. Anyway, salamat po sa ano yan, sa hamon na yan. Kaya po, si Sir June Sasson po ay ating matagal na pong kasama sa gawain. Siya po ay, I think nag-preach na po siya ilang beses po sa ating bahay-sambahan. Siya rin po ay active doon po sa Taytay Ministry. At misa nga po ay siya po ang natasang para maging ano po roon, coordinator. No? Ngunit kailangan po siyang pumunta sa Iloilo para po sa kanilang ibang plano sa kanilang pamilya. No? At sa ngayon nga po, kumilos po ang Panginoon para gamitin po siya upang maipahayag po ang Ebanghelyo doon po sa Iloilo. Kaya hindi naman po ang mga bunga roon. At isa pong nakakatuwang bagay dahil kahit na po merong isang pastor na tumulong po sa kanya roon, at tiyak ko naman po na merong iglesia ang pastor na ito, kanya pa rin pong ano, pinagpasyahan si Sir June na ano po, lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ika nga. Upa kanya rin marating ang kanyang paroroonan. Kaya salamat po kay Sir June Sasson na we are gratified, we are honored and privileged, no? Na inyo po maalala at maging kabahagi po ninyong gawain sa lugar na yon. Kaya po, tayo po manalangin at ipag-pray po natin sa Panginoon ating bing kapasyahan. Taas na ng panalangin ito kung tayo nga po ay sangayon sa nais po ni Sir June Sasson. Salamat Panginoon sa pribileyo na gimitin ninyo sa paglawak po ng inyong gawain, dilawang po dito sa Cubao,
Muli po sa iba yung mga lugar. Salamat po kay June Sasso na kanya pong naalala ang kanyang iglesia po rin sa Cubao. Isa nga po malaking karangalan, pribileyo na maging kabahagi po na kanyang gawain doon sa Iloilo. At nawa, Panginoon, ay inyong kalooban ang siyang mangyari. Kami po ay magpapasya bilang isang iglesia. Ang nais po namin po inyong kalooban na imili niyo kami upang maisulong ang inyong kaharian sa sanlibutan. Marami pang mga tao maligtas at lumago at ang mga buhay po yung maging kapuri-puri sa inyong harapan. Kaya Panginoon, kami po yung magpapasya ngayon, nawa po inyong nais, inyong kalooban, ang siyang pong mangyari. From the lines, Panginoon Kristo Jesus, Amen. Kaya po ito ay, ano po, amin na po usapan ni Sir June, we would just be deciding po on the principle kung siya po ay, ika nga eh, ating magiging mission o hindi, at siya po ay ating magiging missionary. Pero yung mga detalye po, halimbawa, magkano kanyang support, of course may support siya, iba mga bagay, ay yan po yung pag-usapan po pagkatapos. Pero nais ko pong kunin po inyong kapasyahan at yung mga nasa ano, online din, hindi ko alam kung bakit, siguro mag-message na lang kayo mamaya sa GC natin. Kung ano po inyong nais. So yan po ang ating pagpasya ngayon. Maaari po itaas na inyong kamay, siguro sa mga BBN, tumayin, tingnan lang po kung majority. Ang tanong po ay tayo ba'y sumasang-ayon natin pong kilalanin bilang ating mission, gawaing mission, ang gawain po roon ng Panginoon sa magitan po ni Sir June Sasson, at tayo rin po ay sumasang-ayon na siya po ang maging sa ngayon, missionary po at pastor ng gawaing yun. Kaya po ay sumasang-ayon po, gagawin natin dalawa, no? Boses sa kakamay. Pero marinig po inyong sa inyong pagsang-ayon, isang malakas po na Amen. Amen! Ayan. Taas niyo po ang kamay, kayo po yung sumasang-ayon. Ayan. Mukhang majority naman po, no? Okay. Yung mga nasa ano po, nasa online, ay sabihin niyo na sa inyo mamaya sa inyong group chat, kaya niyo po ang inyong kapasyahan, no? Kaya, Sir June Sasson, ikaw na ikinig dyan, nanonood, purihin ng Panginoon, nakita niyo naman at narinig niyo po ang kapasyahan ng ating iglesia. Purihin ng Panginoon sa bagay na yan. Kaya po yung mga detalye po na ating pagpagtulungan po kay Sir June Sasson ay pagkapasyahan po natin pinapag-uusap po sa kanya sa dating mga araw. Kung magkano kanyang support, iba pa mga gawain, kung siya po kasama na sa Missions Conference this December at ipag-uusapan po yan sa dating mga araw. Maraming salamat po. Ayan, muli, inaanyan ko po ang lahat na tayo po'y muli at tayong umawit sa Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa buhay ni Sir June na siya po'y ginamit ng Panginoon. At yun din po ay hamon po sa bawat isa na ating pong ihandog po ang ating buhay sa Panginoon as a living sacrifice. At last, within myself, there's a thing I can do, and yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Your own, I long to
give my everything to you. Maaari na po tayo magsiyo po. Maraming salamat po. At upang lalo pa po tayong mas mahamon at pagpalain ngayong umaga sa pagkikinig po ng salita ng Panginoon, ating pong tawagin Pastor Ebya Saord. Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating po mga nanonood po sa ating online ministry. Welcome po kayo lahat sa ating pag-aaral sa tanan ng Panginoon. At ganyan po, siyempre, manlayarito po. Salamat po sa inyong presensya. We still encourage po yung ating mga members no, na sila po ay dumalo ng face-to-face worship. Although medyo mataas pa rin yung ating cases, I think po yung lastly po, mga 3,000. No? Pero, purihin ng Panginoon, no? Mula po March hanggang ngayon, mukhang wala pa naman ako COVID sa inyo, no? Ingat lang po tayo, mga minamahal. Huwag tayong kumpante. At the same time, tayo po laging manalangin, tayo po ingatan ng Panginoon. Kaya nga po, tuwing ating Wednesday prayer meeting, nakikasama yan, eh, no? Na tayo maingatan ng Panginoon sa COVID. Kaya yung ating po mga kapatiran po, na nanonood po sa online, kung kaya niya naman po na dumalaw sa ating bahay-sambahan ng face-to-face, mas maganda po sana, no? Kasi sabi nga ng isa rito, iba talaga pag ano eh, pag face-to-face ni Ma'am Aida, magit niya sa akin yan, eh, no? Purihin ng Panginoon. Kaya huwag po kayong bantulot dahil ito namang so far, no? Ako nga po, by God's grace, hindi pa nagka-COVID, huwag naman sana, no? Huwag naman sana, at malaga lang mag-ingat po tayo. At syempre, yung ating pong bakuna, ating booster, ating pong ganapin yan, no? Kaya, baka this Sunday po, yung mga ibang online dyan, baka pwede na kayong pumunta. Meron pa tayong lugar pa po rito, malawang pa ating bahay-sambahan para dagdagan pa natin ang ating face-to-face worshipers. Pero, salamat po na kung di pa kayo nakarating, ay kayo po yung nanood po sa online, nawa po, online man o face-to-face, tayo po ay pagpalain na ating Panginoon. Ngayon po ating pong aralin ay pamagat ang tanging sapat na alay. Ang tanging sapat na alay. At yan po ay matagpuan sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 1-4. Ako po nais basahin para po sa ating lahat. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay larawan ng mga bagay. Kailanpaman ay di maaring magpasakdal sa mga nagisilapit sa magitan ng mga hain na lagi niyahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat o sila po ay tumigil na ng paghahandog sapagkat ang mga nagisisamba yamang nalinis na minsan hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit, sa mahain niyaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan
taon-taon. Sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa inyo po nabasang salita. Nawa ito nga po ay maging malaking biyaya sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, na dahil po rito, amin pong muling maalala inyong dakilang kabutihan sa amin. Kami po naway umapaw sa pagpapasalamat, pagpuri, at pag-ibig po sa inyo. Nawa niyo ba na Espiritu manguna sa bawat isa, maging ang mga nasa online o narito po ng face-to-face, at kung meron man pong kahit isa na wala pang katiyakan ng kaligtasan, nawa kayo gumana ng paraan, Panginoon, na siya'y magpasya, na tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko ng kanyang buhay. Panginoon Yesus, nawa po'y kanyang tanggapin kayo na tanging tagapagligtas. At kayo nga po ang kilalanin niya ring Panginoon at hari ng kanyang buhay. Tom the lines, Panginoon Kristo Yesus. Amen. Kung kayo po ay tapat na nagbabasa, at alam ko naman nagbabasa kayo, ng buong Biblia, maging pong ang matandang tipan, Old Testament, at ang bagong tipan, New Testament, yung mapasin mga minamahal sa Old Testament na napakaraming mga utos at ang aliluntunin sa maraming tipan po sa Old Testament ukos sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon. Ang dami po niya mga offering, no? Halimbawa po sa Leviticus 7:37, binanggit po dyan, no, ang handog na susunugin, burnt offering, handog na harina, cereal offering, handog dahil sa kasalanan, sin offering, handog dahil sa pagkakasala, guilt offering, asa pagkatalaga, yan po yung consecration, at handog tukos sa kapayapaan o peace offering. Ang dami po, no? At inyo pong dagdag pa dyan yung ang dami-dami mga alituntunin, mga utos doon sa mga banal na araw o holidays. Yan po yung mga alituntunin doon sa wastong pagkain o tatawag kong dietary regulations. Ang bawa po, alam niyo ba sa Old Testament po, sa mga Hudyo, sila po ay hindi dapat kumain ng mga lamang dagat na walang kaliskis at walang fins. Ano matagawag ng fins? Palikpik ba yun? O, di ba? Kaya po yung mga Hudyo po, ayon sa Old Testament, di sila kumakain ng alimango. Wow! Alimasag. Sarap. No? Talaba. Tahong. Pusit. Yan po yung mga sarap, di po ba? Kaya ano eh, wow, ang dahil po sa ilang mga regulasyon po, no? Tapos po, meron silang ano pa tukos sa kalinisan, hygiene, no? Kaya, ang dahil po ilang mga utos po na dapat sundin sa Old Testament, kaya po sabihin natin sa sarili nyo, magtanong tayo, para saan ba itong mga to? Ito ba kanilang dapat gawin para sila ay maligtas? Para ang Diyos ay matuwa sa kanila, sila po ay maligtas? E di ba kailang paraan para ang mga kasalanan, pag-alay ng itong mga daming alay, pagsunod sa mga bawal na pagkain, pagsunod sa mga banal na araw, pagsunod sa utos sa makalinisan? Yan ba'y kailangan nila upang sila po ay maligtas at makating sa langit? Samantalang tayo, wala naman tayong ganyan eh. Kaya mga isin yung ating mga minamahal, isip tayo, siguro sa Biblia, may dalawang klaseng paraan ng kaligtasan. Mayroon po isipin ninyo, no? Nasa Old Testament, kailangan kang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon para ikaw ay maligtas. Matalang sa, ano naman, bagong tipan, tayo kasama roon, at yung paraan ng kaligtasan ay pagsisisi at pagitiwala kay Jesus. Ganyan po ba ang plano ng Panginoon? Teka muna, di po ba ang ating pong tagapagligtas si isa lamang?
si Jesus lamang. Kaya yan po ang isa pong maaring tanong yan sa ating mga sarili, no? Lalo na po kung tayo ay hindi ganun familiar po sa pinakakabuuan na turo ng Biblia, maaari atin pong isipin na ang Biblia may dalawang bahagi. Dalawang paraan ng kaligtasan, no? Isa sa pagsunod sa utos ng Diyos, isa naman, pag-isisi at pananampalataya. Ni mga minamahal, no? Isa lang po ang ating tagapagligtas. Isa lang po ang paraan upang tayo maligtas. Mula po simula hanggang ngayon, at sa dati pa mga araw, ang tanging paraan po ng kaligtasan ay ang pananampalataya. At ang tanging pong tagapagligtas, wala iba, kundi si Jesus lamang. Wala na pong iba, no? Kaya yung pong ating dapat tandaan na una-una po sa ating aralin, hindi po sapat ang alay ng tao. Kahit na po ano pong hayop ang dali nyo sa Panginoon sa Old Testament, kahit yan po yung pinakamaganda, pinakamarami, no? Araw-araw kang mag-alay ng hayop, yan po ay hindi sapat sapagkat anumang sa alay ng tao, hindi maaaring maging sapat para siya po ay maligtas. Ikalawa po, kung di po sapat ang alay ng tao, si Kristo po ang tanging sapat na alay. Kaya nga po kailangan po si Jesus ay ialay ng Panginoon, ng Diyos, sapagkat wala tayong maaaring maalay eh para maging sapat. At tanging po si Jesus ang sapat na alay. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng paraan para tayo po tanggapin ng Panginoon sa langit, wala kayong maaaring alay po sa aring sarili, kundi ang inyong pagtitiwala at buong pag-asa kay Jesus. Sapagkat siya lamang po ang tanging sapat na alay. At dahil nga po si Jesus po ay nag-alay ang kanyang sarili para sa atin, atin pong dapat tugon naman, tayo po mag-alay natin sarili sa ating Panginoon. No? Alam niyo po, ang Diyos po, ano eh, napakatalino siya. No? I say this not to blaspheme God, but to emphasize, no, that He is the smartest of all. Kasi nga po, masabihin niyo, grabe naman ang Diyos. Ba't niya binigay niyo kanyang bugto na anak para sa mga tao? Alam mo, ganun lang yan? Hindi. Isang dahilan, kaya niya inaalay ang kanyang sarili para sa atin, para tayo naman ay mag-alay natin sarili sa Kanya. No? Kaya po, yan po ay meron po tugon dapat tayo sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Kung ano naman minamahal ng ating punto, hindi sapat ang alay ng tao. Kaya yan po ang tanong ko po sa bawat isa, maging dito po sa ating bahay sambahan at sa online, at kung saan makarating ang mensaheng ito, mga minamahal, ano po ang inaasahan upang kayo ay maligtas? Kung kayo po yung maasa po sa inyong sarili, kayo na po ang pinakamiserable ng tao sa mundong ito sapagkat wala tayong maaaring maalay upang maging sapat para tayo ay maligtas. Kahit nga po sa Old Testament, nasabi po sa ating verse 1, ating teksto, na ang mga alay po noon ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nag-aalay. No? Sabi sa verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tuwing na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga naging silapit sa magitan ng mga hain na laging hinahandog sa taon-taon. Kaya napakalinaw po sabi ng Biblia, yun daw inaalay po ng mga Hudyo sa Old Testament, hindi po yung maaaring maging sapat para sila po ay tanggapin ng Panginoon bilang matuwid. Hindi maaaring magpasakdal yon sa mga nag-aalay. Kasi nga mga minamahal, kung yun ang paraan para yung maging sakdal sila, sana ba sila tumigil na, di po ba? O, ano na ako? Justified na ako? Righteous na ako? Tapos na ang pag-aalay ko? Hindi mga minamahal eh. Tuloy-tuloy, walang katapusan eh. Sabi mga minamahal, hindi po sapat. No? Parang apoy na hindi namamatay. No? Parang disyerto na hindi mapapawi ang pagkauhaw.
Kaya sabi nga sa verse 2, sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikat o sila pa'y tumigil? Kung sapat mo kanina, ali, dapat sila'y tumigil na. Nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nag-iisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Sa ibang minamahal ko sila po'y nag-alay at kanilang inalay po'y sapat para sila'y maging matuwid. Sana po sila tumigil na sa pag-aalay, di po ba? Hindi! Tuloy-tuloy! Walang katapusan! Sa ibang mga minamahal, parang pagkauhaw, inom ka, uhaw ka uli. Ganun po ang kalagayang mga minamahal. Kahit anong alay nila, hindi maring sapat ang kanilang ginagawa. Kaya nga po, kahit sa ating kasalukuyang panahon, kung kayo po ay naniniwala na kayo may ligtas sa inyong mabuting gawa, ang tanong ko po sa inyo, gaano ba karaming gawa ang dapat mong gawin para ikaw ay maligtas? Kahit nga po sa ibang reliyon, no? Siguro nakaparod na kayo ng mga pelikulang ganito eh, sa ibang reliyon, na sinasabi roon, ayoko nang magitin yung leader no ng simbahan kasi alam niyo eh. Sir, ang dami naming inalay na sa simbahan. Paano man ang malaman na kami ligtas na? Paano na yung malaman na yung aming maasa buhay na nandun sa lugar na yon ay naiahon na patungo sa langit? Ano po sagot po nila? Wala nakakaalam. Diyos lamang nakakaalam. Eh parang ang labo naman nun, di ba? Parang bibili ka ng kotse, tapos magkano bang ibabayad ko para makuha yung kotse niyan? Basta magbayad ka lang. Eh magkano nga? Wala nakakaalam. Meron bang ganun po? Di ba? Anong klaseng bentahan yan? Eh para tayo po nilaloko lang tayo, di po ba? So, ganun po ang nangyari po mayroon noon, no? Sila po yung alay na alay, pero hindi sapat. Kaya nga mga minamahal, hindi sapat ang alay ng tao. Dahil pag sapat po ito, sana sila tumigil na. Hindi eh, walang katapusan eh. At salit nga po na yung kanilang pag-aalay ay maging paraan na sila po yung magkaroon ng kapayapaan sa puso na sabihin nila, ay, nag-alay na ako, so okay na ako sa Panginoon. Matuwid na ako sa Panginoon, sakdal na ako. Hindi po baliktad eh. Ang sabi po sa verse 3, ang kailang pag-aalay, nagiging paalala pa yan na sila po ay makasalanan. Sabi sa verse 3, ngunit sa mga hain niyaon, ginagawa ang pag-aalaala ng mga kasalanan taon-taon. Para bagang ano? Para bagang, di ba kayo? Kayo ba yung nag-celebrate pa ng birthday? Meron ba kayong birthday party pa? Sa mga bata, ginagawa yan. Pero sa mga maedad, hindi na. Bakit? Ayaw niyong maalala na kayo tumatanda. Ano yun? Ayaw na naman yung birthday. Kasi pa nag-birthday tayo, naladagan yung taon natin, di ba? Ba, Sir Bong? At least kung noong 35, ay nang last happy birthday mo, parang hindi ka tumanda, di po ba? Eh kung taon-taon nag-birthday ka, nagdidiwang ka, ala, dati po yung kandila sa cake mo, ah, ano mo na, hinihipan mo lang. Ngayon kailangan mo na electric pan. Sa dami na kandila. No? So, ganun po yan eh, no? Habang nagdidiwa ka ng birthday mo, layo na alala, tumatanda ka. Ganyan mo na sa verse ni sabi dyan, habang nag-aalay ka ng handog sa Panginoon, lagi mo naalala, ako nga ba yung makasalanan? So, imbis na makatulong sa'yo, na may kapayapaan ka, lalo ka na i-guilty. Dahil naalala mo na ikaw pala isang makasalanan. No? Kaya sabi nga po sa verse 4, binanggit po roon, na anumang alay po namang Hudyo sa Panginoon, anumang hayop, anumang arena, anumang alak, kaya naalay po sa Panginoon, yan po hindi maaaring maging sapat upang sila po ay maligtas. Upang sila po ay ituring na sakdal at banal sa harap ng Panginoon. Habi sa verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka
at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya sila po yung maghandog pa araw-araw. May narinig niyo po yung mga kwento na may mga tao po na nagisimba araw-araw. Mayroon ganyan po dati kaibigan eh, na bago siya ata may gawin sa buong araw, ang kanyang punta, simbahan muna. Nagisimba po siya. Araw-araw yan. Pero yan po ba yung nakakasapat po para tayo po ay ituring na ganap sa harap ng Panginoon? Hindi po. Kahit araw-araw pa tayo magsimba, kahit araw-araw pa tayo maghandog ng alay sa Panginoon, yan po ay hindi hasapat para tayo malit. Sabi nga sa verse 11 ng Hebrews chapter 10, sabi po roon, at katotohanang ang bawat serdote na araw-araw ay nangasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas na gayon di mahain na hindi makaalis kailanman o kailan pa man ng mga kasalanan. No? Kaya mga minamahal, ang mga bagay pong ito, kailan mga handog po, hindi maaari maging sapat para ang mga Hudyo po ay mahaligtas. At kung kailan pong pagsunod sa kautusan, hindi po sapat para sa mga Hudyo na sila ay mahaligtas, lahat na po tayo. Kaya ang gawin niyo pong pagsunod po sa sampung utos, o sa anumang alinuturin po sa Biblia, yan po hindi maaari maging sapat para tayo maligtas. Sabag hindi po yan ang paraan ng Diyos para tayo ay maligtas. Maganda nga po ang sabi po sa verse 1, no? Nasabi po roon ating teksto, ito na po ating makikita mga alay sa Old Testament ay pao mga anino lamang, mga shadows. No? Hindi po ito maaari maging paraan na maging matuwid tayo sapagkat anino lang yan eh. Hindi maaaring mag-alis yung mga anino lamang na ating mga kasalanan. Sabi sa verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay larawan ng mga bagay, kailan pa man ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsilapit sa pamagitan ng mga hain na lagi inihandog sa taon-taon. Diba yung mga sa palengke? Naranas nyo ba yun? Ewan kung totoo yun, no? Halimbawa, nabasa mo sa dyaryo, ang isang kilo ng manok, 160. Ganun ba ang kilo ng manok? Mga 160. Tapos para sa palengke. Oh! Bakit 180 yan? Sabi sa dyaryo, 160. Eh, doon po kayo bumili sa dyaryo. Para bang gusto mo kumain ng fried chicken, kuha ka ng picture ng fried chicken eh, tingnan mo, mabusog ka ba ron? Hindi, picture lang eh. Di ba? Kailangan bukas sa the real thing, no? Para kayo mabusog. O nauhaw ka, tumingin ka sa, titigaw mo yung picture ng iced tea na malamig. Iced tea na may ice, syempre. Parang iced tea na meron tea, no? Cheeseburger na meron cheese. Ayan po. Pag-uhaw mo, on-off ka, tignan mo yung picture ng iced tea. Wow! Ang sarap na iced tea ito. Ang lamig-lamig. Tignan lang! Di ba pa yung mga malalang ano mo roon? Uhaw mo roon. Tignan mo pa yung magkaduling-duling tayo. Tignan mo yung fried chicken. Hindi mo busog dyan. Kaya di po kainin mismo yung fried chicken. Di po ba? Ganun po ang ating kaligtasan. Yung mga ginawa po sa Old Testament, yan po yung mga picture lang. Ano na lamang ng tunay na handog na darating. Wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sabi po ni John the Baptist, di po ba, nakita niya ang Panginoong Hesus sa John 1:29. Ang sabi niya po, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Hesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam po ni John the Baptist, no, yung Old Testament na larawan ng Lamb of God. Ayan po yung alay po ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Kaya, parang sinasabi niya,
yung Lamb of God sa Old Testament, ito na yung tunay. Kasi yung sa Old Testament, anino lang yan eh. Parang picture lang yan. Hindi ka mabusog dyan. Ito na yung tunay na ano, na dapat yung kainin, ika nga. Kaya sabi nga ni Panginoon, di ba? I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. Ibigay si me, shall never thirst. Kaya po, si Jesus po ang the real thing, ika nga. Siya po ay ang tunay kaganapan ng lahat ng nangyaring pag-aalay sa Old Testament. Kaya mga minamay, ito nga po yung sabi ko sa inyo noong pa, no? Kung meron tayong pinaka-timeline, no? Ito yung past, no? Ito yung future, no? Ito ang kamatayan ni Kristo. Yan, no? Ito yung cross, saan namatay si Jesus. Yung mga Hudyo po, Old Testament, sila po yung nakatingin papunta. They're looking forward to the death of Christ as prophecy. No? Tayo naman po, doon naman tayo, sa kabila, we're looking backward to the death of Christ as history. Yan po, kaibahan po natin. As a historical fact, talaga nangyari. Pero pareho po ang titingnan po natin. Sila nga lang, forward, tayo po backward. Pero po isa po ang paraan ng kaligtasan, si Jesus. Kaya nga po nabasa ko, somewhere sabi nga po nila, the cross of the Lord Jesus Christ is the meeting point of history. Eh. Doon po nag-meet po yung dalawang ano eh, dalawang uring mananampalataya. Eh. Yung mga Hudyo, they were looking forward to Christ. Yung naman mga Gentil, tayo po yun, they're looking backward to our Lord Jesus Christ. No? Kaya, wala pong ibang paraan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala pong maliligtas sa magitan ng kautusan. O ano pa mga ating maaaring gawin? Pagawa ng mabuti o reliyon na kung yung nga pong sa Old Testament di po naging sapat mga aray doon, lalo na po, ano mga ating gawin? Ayon po sa kautusan ng Panginoon. Huwag kayo umasa na, siguro pag ako yung nagbabautismo, may iligtas ako. Hindi nga po, yung nga lang sa Old Testament, hindi nga rin sapat eh. Ano pa yung baptism mo? Siguro pag sumapi ko sa isang iglesia, isang simbahan, may iligtas ako. Eh yung ang ginagawa sa Old Testament, hindi po sapat. Lalo na yan. No? Wala mo talaga eh. Wala tayong magagawa. Isa rin sarili lamang. Ating pag-aalay, ating pagsimba, ating panalangin, ating pag-ibigay sa church, magpabautismo pa kayo na ilang beses hanggang mamuti na yung balat nyo sa pabautismo. Kayo sumali sa iba-ibang mga simbahan, subukan nyo lahat ng simbahan, maging baptista kayo, maging protestante kayo, maging metodista, Lutheran, iglesia, Jehovah, lahat na po, daanan nyo ang simbahan. Hindi kayo mailigtas pa sa simbahan? Sa pagkailigtas ng mga minamahal ay ang ating Panginoong Jesus. Meron po kasing simbahan na kahit po dala po ang pangalan ni Jesus, eh talaga namang wala si Jesus doon. Pangalan lang. Kaya kahit kayo po sumapis sa anumang simbahan o iglesia, hindi kayo mailigtas. Sapagkat ang mahalaga po ay kung meron kang Jesus sa inyong puso. Ayan ang mahalaga. Sabi sa Romans 3.20, sapagkat sa magitan na mga gawa ng utusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa magitan ng utusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito nga mga minamahal eh, habang inyong pong ginagawa ang utusan, lalo niyo naalala na hindi po sapat ang ginagawa. Lalo po tayo na mapalahanan at ating piging makasalanan sapagkat lagi tayong kapus sa pagsunod sa kurusan ng Panginoon. E nga po sabi sa Galatians chapter 3 verse 10, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kurusan na sa lalim ng sumpa. Huh? Alam niyo po, di ba? Minsan, ganun tayo eh. Halimbawa, meron kang kaibigan, no? Na lagi mong inuutangan. Siya naman naawa sa'yo. So, utang 1, binigyan ka. Utang 2, binigyan ka. Utang 3. Nga nagpautang mo siya hanggang 9. Pinautang ka.
Kaya lang, nung ikasampu na, wala na siya eh, said na eh. Tuyo na. Kaya sabi niya, Mama Aida, ano eh, hindi ko na kayo marimutangin. Bawal lang po yun. Ano? Grabe kayong pastor? Anong klase niyang kaibigan? Ano ba kayong Aida? Pinutong ko kayo ng 10 beses, tapos ikasampu, misa ka nagmintis, galit kayo. Ganun po ang karusan mga minamahal. Kahit puto pa rin niyo po ang lahat na karusan. Pero isa lang kayo magmintis, kasalanan pa rin yan. At sabi sa Biblia, ang sino man tutupad po ng lahat ng karusan, pero hindi po sindi ng isang utos, e pa rin ang nilabag ang buong karusan. Sapagkat sabi ng Panginoon, you must be perfect. As your Heavenly Father is perfect. Doon po sa langit, mga minamahal, ni isang pinakamaliit na kasalanan, wala po roon. Kaya kahit lang po minsan tayo magmintis lang sa pagdun sa Panginoon, patay na tayo. Ayun po sabi po sa Galatians chapter 3 verse 10, no? Sinusumpa ang bawat hindi nanatili sa lahat ng mga bagay na nusulat sa aklat ng orasan upang gawin nila. Kaya po alam nyo, sa tao po, play ko lang, no? Ating pong kaisipan, tanongin mo ng mga tao, ikaw yung punta sa langit o hindi? Eh, hindi ko sure eh. Pero siguro naman, kung aking kasalanan gito karami, aking kabutihang gawa gitong karami, mukhang sa impyerno ako. Kasi mas maraming kasalanan kaysa mabuting gawa. Pero, anisipin ng tao, siguro naman, hindi naman siguro ako impyerno. Bakit naman? Kasi kasalanan ko ganito, mabuting gawa ko, ganun naman eh. So siguro, ano na yon? Bayad na. Mas mabigat yung aking kabutihan kaysa kasalanan. Mali po yung mami na, hindi po ganun ang transaction sa Diyos. Hindi po yan ang matawag kong contractual justice with God. Sa Panginoon po, it doesn't matter, no? Wala siyang pakialam kung gano'ng karami ang kabutihan mo. Meron ka lang, isa lang na kasalanan, hindi ka na makapasukin sa impyerno. Ah, sa langit. I'm sorry, no? Kasi nga po sa langit po, walang kasalanan doon eh. Kaya, pag nabigo mo isang utos, lahat na ng utosan po ay nalabag mo na. Ayun po sabi po sa Galatians chapter 3 verse 10, sinusumpa ang bawat hindi natili sa lahat ng mga bagay na usulat sa aklat ng karusan. No? Kaya mga minamahal, wala tayong magagawa eh, para tayo maligtas sarin-sarili lamang. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. No? Kailangan tayo mag-outsource. Hindi tayo pwede maging sarili natin na tulong ko sarili ko. Wala magagawa. Ha? Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. At sabi nga ni Jesus, hiwalay sa akin, wala akong magagawa. No? Kaya sabi sa Galatians chapter 2 verse 16, bagamat naalaman ng mga tao na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Yan, no? Kasi nga po, hindi tayo maaaring maligtas sa gawa ng kautusan, kailangan natin magtiwala na lamang. Ha? Jesus, parang ano po yan eh, parang hindi ako swimmer talagang magaling. No? I can't swim, but hindi ako a good swimmer. Pero alam ko mga minamahal, yung pag nag-rescue ka ng nalulunod, di ba? Ano yung dapat gawin ng nalulunod para mas madali siyang mai-rescue? Ang dapat niyang gawin? Ha? Ang dapat niyang gawin, ay wala siyang gawin. Kasi pag siya po ay nagpanik at nagbawal ang ganyan, baka kayong dalawa malunod. Kailangan relax ka lang. Relax ka lang. Tapos pag dila ka ng lifesaver, cool, di ba? Dalutan ka, and then, pero pag magwawala ka, tapos baka hilahe po baba pa yung lifesaver, baka pareha ka malulunod. Ganun po kaligtas sa mga minamahal. Para maligtas ka, wala nang dapat gawin kundi magtiwala
sa ating life saver, ating Panginoong Hesus. So, bakit tayo maaaring maligtas, mga minamahal, sa ating sariling gawa eh? Lalo tayo malulunod pag tayo gumawa ng kabutihan, sapagkat yan po hindi maaaring sapat. Bagamat naalaman ng mga tao na ang tao ay hindi naaaring ganap sa mga gawang ayon sa kutusan, maliban na sa magitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. So, hindi po gawa, kundi pananampalataya. Tayo rin ay sinampalataya kay Kristo Jesus upang tayo aring ganap sa magitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa magawang ayon sa utusan. Sapagkat sa magawang ayon sa utusan ay hindi aring ganap ang sino mang laman. No? Ito po ay kailangan nating bigyan din sapagkat hindi ko po alam, baka pa rin tayo mga Baptist na tawag na, hindi natin gano'ng unawaan ito, no? Na baka sabihin ninyo, nako, hindi na nag-iisimba, baka hindi na ako ligtas. No, kailangan mag-face to face ako kasi baka yung mga online hindi save. Yung mga kayo mga online, di mga viewers dyan, ha? Kung kayo may Jesus sa puso nyo, save pa rin kayo, ha? Save kayo. Kayo mga nasa face to face dito, kayo face to face, kung wala si Jesus sa inyong buhay, you would not see Jesus Christ face to face. Ati bagsak mo daw po sa impyerno, no? Apagkat ang mahalaga mga minamahal, ang inyong tiwala kay Jesus. Ayun mahalaga, hindi po yung mabuting gawa. Ang reliyon, ano ating maaaring gawin? Hindi maaaring mag-isapat pa tayo maligtas. Mula po Old Testament, hanggang New Testament mga minamahal, ating kaligtas ay hindi sa gawa, kundi kay Kristo lamang. Kailangan natin din yan paulit-ulit po sapagkat alam ko kahit Kristiyano kuminsan, inilimutan yan. No? Kaya maganda nga po yung sabi po ni William Temple, sabi niya, the only thing of our very own which we contribute to our salvation is the sin which makes it necessary. Ganda po nito, no? Nakakatuwa eh. Diba? Ang tayong bagay na mula sa ating sarili na maaring may dagdag sa ating kaligtasan ay ang kasalanan na dahil dito ay kailangan tayong maligtas. So, talaga po wala tayong mga dagdag eh. Ang plano ng kaligtasan galing sa Diyos. Ang tagapagligtas, Jesus. Ang kumilos sa atin para tayong maligtas, Banal Espiritu. At ilang pong tungkulin lang, tumanggap lang sa magitan ng pananampalataya. No? Bago pala tumanggap, alisin mo yung mga dumi-dumi dyan, no? Pagsisisi yan. Para pagtanggapin mo yung blessing ng Panginoong Kaligtasan, malinis. Pero tayo mga minamahal, ang lahat po mula't simula hanggang sa dulo, yan po'y biyaya na ating Panginoon. At kung ating pong maaaring gawin ay hindi sapat, dahil nga po, tayo po si Kristo ang sapat na alay para tayo maligtas. Ang alay ni Kristo po ay minsan at pangwalang hanggan. Once and for all. Napakaganda po nito mga minamahal, no? Ang pag-alay ni Kristo na kanyang sarili ay minsan, ngunit, yan, minsan po yan, ngunit, sapat para sa lahat ng tao, sapat para sa lahat ng mga kasalanan, at may bisang pangwalang hanggan. No? Yung kabutihan po ni Jesus sa kanyang ginawa para sa ating kamatayan, pagkalibing at maling pagkabuhay, sapat po yan para sa ating lahat, para tayo maligtas. No? Hindi lang po ang text ang only. Pati po yung ginawa ni Kristo po, unlimited din. Ha? Mabilis po yan. Ano yan? 1 million megabytes. O gigabytes. Hindi po yan naglalag. Ha? Pag tayo nyo sa Panginoon, ligtas ka agad. Kung totoo, ang iyong, ano, ay yung pananampalataya. No? Sapat minsan para sa lahat ng mga tao, sapat para sa lahat ng mga kasalanan, sabihin po, kahit tayong magkasala, assuming na tayo po ito yung ligtas, ha? Tayo magkasala, kahit gano'n man kadami, kadalas, kalaki, no? Yan po ay sapat ang kamatay ni Jesus para tayo mabura ang ating mga kasalanan. Kung totoo na tayo ligtas, no? At yan po may bisang pangwala hanggan.
Wala po yung expiry. Di tulad, di ba, minsan yung SIM card sa may expiry yan? Wala na ngayon. Dati kasi, bibili ko ng mga prepaid, may expiry eh. Ngayon ba wala nang expiry, ma'am, yung SIM card? Meron pa rin? Ang kamatayan po ni Jesus ay wala po expiration yan. No? Hanggang dumating po siya, tayo po yung maaaring tumawag sa kanya at tayo maliligtas. Ang ganda po nito, no? Sunod-sunod po sa verse 10, 12 and 14, Hebrews chapter 10. Sabi sa Hebrews 10:10, sa magitan ng pagkahandog na katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Once and for all. Yan, no? Sapat yan. Sa verse 12, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman. Again po, no? Isang hain, pero epekto po niya, ang bisa niyan, magpakailanman. Sa verse 14, sa magitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Kaya po, ating pong kaligtasan po ay hindi mawala eh. Kasi nga po yung bisa po na kamatay ni Kristo, kahit minsan ang ginawa yan, magpakailanman. No? Hindi po yan mawawala. Alam niyo po ba yung araw, yung sun? Yung araw, pag isang umaga yung araw. Dati yung panahon po, mamamatay yan eh. Of course, wala tayo rito. It may take billions of years from now, no? Pero kahit na po ang araw po, kahit na po ang isang star like the sun, meron pong kamatayan yan. Mawala po ang bisa niya, mawala ang init niya, ang liwanag. Pero po, ang liwanag at init ng Son of God ay hindi po lalamig. Hindi makapawi. Ang Son of God, unlike po sa sun ng solar system, ang kanyang pong ginawa sa atin ay walang kupas. At laging epektibo para tayo maligtas. No? Kuyambing po sa Old Testament, gitna dakila si Kristo sa mga alay sa mananantipan. So yung sa ano po, Old Testament po nga, larawan lang yan eh, anino lang yan eh. Ito po yung the real thing, ang Panginoon Jesus. No? Ngayon po, ating compare mga minamahal yung offering sa Old Testament sa grand and final offering ni Jesus na kanyang katawan sa cross. Ano po ang kaibahan nila? Una-una po, ang ginawa ni Kristo ay pangwalang hanggan. No? Ngayon po, sa Old Testament, sila po ay marami, nag-aalay doon, dahil sila nga po yung mamatay. Ngunit si Jesus po ay nag-iisa dahil walang hanggan ang kanyang ginawa. Hebrews 7:24, sabi po roon, at katotohanang sila'y, sa Old Testament, marami sa bilang na naging mga serdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Natapos siya si Jesus sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasardote siyang di mapalitan. Yung sa Old Testament, mga minamahal, yung mga priest doon, palit-palit. Kasi nga po, namamatay sila eh. Pero po, ating Panginoon Jesus po, siya po ay pangwalang hanggan. He is a priest forever. No? Wala pong katapusan na kanyang pamagitan, intercession, para po sa atin. Sapagkat di siya namamatay. Siya po ay walang hanggan. Ikalawa po, si Kristo po ay banal at sakdal. Ito po malang kaibahan po ng Panginoon. No? Kasi nga po, yung mga pare sa dore po sa Old Testament, makamakasalanan sila, ba? They're sinners eh. So they have to offer for themselves and for others. No? Yung mga sa Old Testament po, kailangan sila mag-alay para sa kanilang sarili at para sa iba. Pero mga si Jesus po, hindi na kailangan mag-alay para sa kanyang sarili. Bagus po, ang kanyang alay ay ang kanyang sarili. Sapagkat siya po ay banal at walang kapintasan. Hebrews 7:27, tayo po roon, sapagkat narapat sa atin ang gayong dakilang sacerdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit,
na hindi nangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang sadote, una-una ay patukos sa kanyang sarili. Yan. Kaya makasalanan po, di po ba? Makasalanan at saka patungkos sa makasalanan ng bayan. So, kanina pong pinag-alayan po, ikaw nga, dalawa. They offer for themselves and they offer for others. Pero po, sa Jesus po, iba po, no? Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, si Jesus, magpakailanman na kanyang ihandog ang kanyang sarili. Yan po si Jesus. So, napakita mga mahal, no? Medyo ano po ito, parang may pagka-technical, no? Pero, ano niyo po, inyong pang pagbulay-bulayin, napakaganda. Isipin niyo po, ay, salamat. Buhay na lang niya ako Hudyo. Pag pinanganakan ng panahon nila Aaron, naku, napaka-complicated, di po ba? Alay ka ng alay. Parang saan ba ito ngayon? Hindi, kasi may darating na ano eh, na Mesiyas eh. Ha? Kailan yun darating? Eh tayo po, lang tayong ganyan eh. Very easy lang, di po ba? Basahin mo na ang Biblia. Oh, magtiwala ka kay Kristo na lang namatay noon, no? As a fact of history. That's it. Oh? Kaya tayo mapahal mga minamahal. Ikatlo po, kisa po ay nag-alay na minsan lamang. Once and for all. Eh, sa Old Testament, araw-araw siya nag-aalay po. Di po ba? Sabi sa verse 27, na hindi na kailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niya o mga dakilang sardote, unang-una patukos sa kailang sarili makasalanan at sa kapatungkol sa makasalanan ng bayan sapagkat ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. No? Kaya po, meron po kasing ano, reliyon na sila po yung nag-aalay linggo-linggo. No? Na pag po tinaas yung isang bagay at pinalangin, ang paniniwala nila, yung bagay na yon yung katawan ni Kristo. At inialay po ng kanilang namumuno sa pagsamba. Ayaw magitin yung pan kasi baka bihin nyo, tinitira ko isang simbahan eh. Pero ito po yung mga minamahal, no? Sa isang malaking reliyon, linggo-linggo po, nag-alay sila ng katawan ni Kristo bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero mga minamahal, hindi na kailangan ulit-ulitin yan. Sapagkat ang ginawa ni Jesus para sa atin ay minsan lang magpakailanman. Kaya pasalamat tayo mga minamahal, no? Yan nyo kailangan magsimba linggo-linggo para tanggapin po ang kapatawaran ng Diyos. Sa magitan ng pagtingin doon sa nag-aalay ng katawan ni Kristo, sabihin nyo, hi, okay na naman ako. Okay, malinis na naman. Nakakota na. Pwede na magkasala. Alam mo po, huwag kayong magsimba para makabawas ng kasalanan. Kayong magsimba dahil mahal niyo po ang nagpatawad ng inyong mga kasalanan. Ha? Sapagkat wala tayong maaaring gawin mga minamahal. Kahit magsimba pa kayo minuminuto, hindi kayo maaaring maligtas. Sapagkat ang ginawa ni Jesus para sa atin, minsan lang, sapat na para tayo maligtas. Kaya maganda nga po yung sabi po ng isa tungkol dito eh, no? Blaise Pascal sabi niya, it is good to be tired and wearied by the futile search after the true good that we may stretch out our arms to the Redeemer. Ganda po, no? Kasi nga po, yun po yung tao eh. Kaya sabi nga ng isa o ng ilan, ang reliyon po ay paraan upang marating ng tao ang Diyos. Pero po, si Kristo ay ang paraan ng Diyos para tayo'y kanyang marating. No? So, kailangan natin hindi po religion. Kailangan natin po ay si Jesus. Mabuti ang mapagod at manghina dahil sa kawalang saysay na paghahanap para sa tuwing ng mabuti upang iunat natin ang ating mga braso sa ating manunubos. Ngayon po, dahil po sapat na pong alay ni Kristo, na po natin, hindi na kailangan ang paggawa para maligtas. Pasensya na po, mamaya kung akin po yung ulit-ulit po ito, sapagkat kailangan to eh.
No? Para yung ating isip po talaga ay maging maayos. Kasi nga po, kahit tayo ligtas na, minsan, meron pa rin tayong makaisipan na, naku, baka kailangan akong magsimba, kailangan akong gumawa na mabuti para maligtas. Mga, hindi na po kailangan yan, sapagkat ang ginawa ni Kristo para sa atin ay sapat na. Hindi kailangan ng paggawa na mabuti para maligtas. Hindi na kailangan dagdagan pa ang ginawa ni Jesus, sapagkat sabi nga po sa Galatia 2:21, hindi ko niwawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Di po ba? So para saan pang ginawa ni Jesus para sa atin, kung tayo po yung mailigtas sa ating maling gawin para sa Kanya? Hindi po, mga minamahal, hindi eh. No? Ang ating kaligtasan ay pawang biyaya lamang. At yung tanggapin yan, sa pagitan ng pagtitiwala kay Jesus, biyating Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Pangalawa po, permanente at hindi mawawala ang ating kaligtasan. Kaya po ang tanong dito, Pastor, paano yan kung ako'y nagkasala? Ako ba'y ligtas pa? Of course, ligtas ka. Kung tunay kang ligtas, ha? Hindi mawawala po yung sapagkat ang ating pong kaligtasan kay Kristo, ang kanyang ginawa para sa atin ay sapat na minsan magpakailanman. No? Hebrews 7:25, dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos, sa magitan niya, palibhasa'y lagi nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. So sa atin po, si Jesus ay namamagitan. Para atin pong kasalanan ay mapatawad dahil po sa kanyang ginawa sa krus para sa atin. Parang ito mga minamahal, no? Halimbawa, baka si Ma'aida. Ma'aida, kayo aking ano, ha? Friend naman tayo eh. Ma'aida, nagsalita ng masakit sa isang tao. Ako nagkasala siya. Siya ba'y dinaligtas? Parang ginagawa po ni Jesus sa kanya, para sa kanya, nagkasala si Ma'aida. Pero dahil sa aking kamatayan para kay Ma'aida, ay kasalanan yan, burado na yan. Yun, no? At araw-araw po yan, kasi araw tayo nagkakasala eh. Asabi po sa verse 25, na lagi na ubuhay si Jesus upang mamagitan para sa atin. No? Siya pong ating intercessor. Kaya ating kasalanan po yung laging napapatawad, dahil po sa Jesus po yung walang sawang na mamagitan, na nalangin para sa atin. No? Ngayon po, kung nag-alay po ating Panginoon Jesus ng kanyang buhay para sa atin, ano ating tugon naman? Sabihin ba, tayo po ay libre na? We could do anything we want? Yung mga minama, sabi ko sa inyo po, ang Panginoon po, matalino po siya eh. Nag-alay siya para tayo naman ang mag-alay sa Kanya. No? Mag-alay tayo ng ating sarili sa ating Panginoon. Kaya, sabi po sa 2 Corinto 5:14-15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pinipilit sa amin. Sapagkat ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy, lahat ay nangamatay. Sabihin po, sabi nga sa Biblia, I have been crucified with Christ. No? Yung ating pong sarili po yung namatay na kasama sa krus ni Jesus. Kaya tayo po ay namatay na sa ating limang pagkatao. Sabi sa verse ating binabasa, at siya'y namatay dahil sa lahat upang anang bubuhay, tayo bilang buhay muli, mga born again, ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So yung mga minamahal, tayo po ay patay spiritually. Diba? Namatay sa Diyos para sa atin. Tayo pinatawad ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong buhay. Ngayon po ang tanong po dyan, yung ating tinanggap ng buhay na bago, yan ba'y para kanino? Para sa atin? Hindi po. Kaya nga po'y binili ng Diyos eh. Natural, ang bumili, siya may ari ng binili.
Kundi ibigin ng Panginoon, siya po ang may-ari sa atin. Kaya sabi ng teksto rito, na tayo namatay kay Kristo at muli nabuhay para mabuhay na hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon. No? Ngayon po, sa paano para makikita po sa atin ang pumuhay para kay Kristo? Yan po, binigit po yan sa Hebrews chapter 10 din, no? So yung 1 to 4 po, parang ano lang yan, introduction eh. Parang yung sabi na pinakapundasyon ng ating kapasyahan. Dahil kayo ay naligtas din sa inyong sarili, dahil kay Kristo, kayo dapat imamuhay na para sa Kanya. Sa panong paraan? Una-una po, dapat tayo magpakabanal para sa Panginoon. Magpakabanal sa para sa Panginoon. Sabi sa verse 22, no? Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos ng pananampalataya na ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan na lisay na tubig. Si mami na mahal, tayo po'y naging matuwid sa harap ng Diyos, inaring ganap, upang tayo mamuhay na merong kabanalan. Alam niyo po, napakalaga po ito eh, sapagkat matapos tayong lilisin ng Panginoon, tayo ay magpapakarumi pa? O ba may namahan? Sarap po ng Diyos tayo po, bilang mga Kristiyano, ay matuwid na. Ba sabi nga ating kanta kanina, wash in the blood of the Lamb, di po ba? Ngayon kung tayo po ay malinis na, tayo ba ay magpapakarumi pa? Kaya nga po, ang hamon ng Panginoon, bilang mga matuwid sa harap ng Diyos, dapat tayo mamuhay ng banal sa harap ng mga tao. At ipakita po sa mga tao at sa Panginoon na tayo namumuhay po na may kabanalan. No? Kaya nga po yung tao po na nagsabi siya Kristiyano, again, no, hindi ako po nagmamalinis. I'm a sinner saved by grace. Pero meron po kaibang kasi yung tao na naumuhay sa kasalanan at yung taong nagisikap umiwas sa kasalanan. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat tayo umiwas na sa kasalanan. Huwag tayo mamuhay sa kasalanan. Kung tayo pinumuhay po sa kasalanan, bakit ganun? Di ba tayo binago na? Di ba tayo inaring ganap na? Di ba tayo mga anak na ng Diyos? Bakit ganun? Di po ba? Ikalawa po, tayo po'y kumapit sa ating pananampalataya. Sabi sa verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang pangako. Kaya nga po, kung ano po ang dinaga po na katotohanan, hawakan natin yung maigpit yan, huwag tayong bibitaw. No? Tayo kumapit po sa katotohanan ng Biblia. Ang ating pong Jesus, ating Panginoong Jesus, siya po'y naging tapat sa atin at sa kalooban ng Panginoon, na kanyang Diyos, mula sabsaban hanggang sa kamatayan. Nawa tayo po'y ganun din sa ating Panginoon. Nawa mula po tayo naligtas hanggang tayo po'y kunin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Nawa tayo manatiling tapat po sa ating Panginoon. Alam niyo po, bilang isang pastor, no, for more than 24 years sa ating church, marami na po akong nakita mga Kristiyano, no, sa ating church na nakakatuwa po na sila ay masipag, sila po ay masigla, mainit, naglilingkod. Maganda po yung mga mga maganda po yan, no? At akin lang pong hamon sa inyo, nawa po inyo pong sinimulan, inyo pong tapusin. Kumapit tayo sa pananampalataya, huwag tayong bibitaw. No? At lagi po tayong maging tapat sa ating Panginoon, dahil po ating Panginoon ay laging tapat din sa atin. Huli-huli po mga minamahal, tayo mag-udyok sa iba para sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Tayo po sa verse 24-25 naman po, no? At tayo
magtinginan upang tayo maudyok sa pag-iibigan at mabuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating kakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa at lalo na kung inyong namamalas na narapit na ang araw. Again po, o yung sabihin ako yung makulit, no? Pero ito po yung kagandahan po ng, ano, ng face-to-face worship, di po ba? Kasi pag nasa online kayo, okay naman po yun. At least nakapakinig kayo, di po ba? No? Pero, paano yung mga kasama yung manambahan, no? At least sa face-to-face, yan, katabi nyo sila. Pagtapos ng worship, you could kamustahan. Tapos, prepare nyo abutan ng ano, ng burong santol. Pero abutan ng ano, pag galing ka ng probinsya, abutan mo ng ano, ng piyaya, di ba? Eh sa online, depende yun eh, di ba? Kita mo, uy, bakit si sister eh, mukhang nalulungkot siya. Sister, kamusta ka na? O, di ba, ganyan, no? So yung mga minama, yung sasabi po sa verse na ito, no? Na tayo mga ujok sa pag-iibigan at mabuting gawa. Be an encouragement, no? Alam niyo po, sabi nga sa inyo last Sunday, no matter how simple a person you are, you can make and you do make a difference. Opo, kahit po simple lang na hello, hi, ganyan, no? Na pansinin mo lang yung isa, how are you sister, how are you brother? Mahalaga po yan eh, mahalaga yan, no? Tayo po hindi po naligtas na nag-iisa, tayo naligtas po bilang bilang maging bahagi ng isang iglesia. You were not saved to remain alone. You were saved to become a part of a community of believers. Kaya, kayo mga nasa online dyan, ha? Kung pwede, punta kayo dito. Nung kaya nyo, no? Para magkaroon tayo talagang magandang fellowship at talagang makita nyo po yung mga magandang special number, o, di ba? Talagang mag-amen kayo. Eh, kayo, mag-amen kayo sa bahay nyo. Yung narinig yan ng mga tao dito eh, di po ba? Ano, mag-amen pa kayo dun sa chat, ano. Ganun na lang yun. Pero kung dito kayo, o di ba? Dinig, amen. Encouragement po yan, no? Kaya mga minamahal, magpakabanal tayo. Ikalawa po, kami sa ating pananampalataya. At pangatlo, mag-udyok sa iba para sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Kaya bilang paggawa ka sa mga minamahal, tayo magpasalamat sa Panginoon. Tayo magpuri sa Panginoon na tayo po na kailangang gumawa ng mabuti para tayo po ay maligtas. No? Sapagkat sapat na po ang ginawa ni Jesus para po sa ating kaligtasan. Minsan, magpakailanman. Kaya kung kayo po ay narito sa ating panambahan o sa kayo po ay online worship, wala pa yung katiyakan ng kaligtasan, o kaya kayo po ay umaasa sa inyong sarili para maligtas, sa inyong mabuting gawa, maminamahal, wag po, wag. Yan po ay papatungo sa kapahamakan. Maraming makaisipan ng mga tao, kala nila yun yung tama, yung pala mali. Ang tanging pong daan na tama ay ang Panginoong Yesus na siyang daan, karotohanan, at ang buhay, at wala makating sa Ama kaysa magitan po ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, maaaring kayo po yung matagal lang dumadalo sa pananambahan dito, matagal na kayo nung nanonood sa online. Sabi niyo, Pastor, ano eh, natuwa ako dahil maganda yung mga special numbers niyo eh. Sa kayo yung preaching niyo, na-enjoy ko. Maganda naman mga minamay. Maganda po yan, no? I appreciate that. But you have to make a decision. No? Hindi pwede po sa kaligtasan ang ligaw tingin. let me be a little bit loose, no, sa ating aking words. Ang lahat po ng torpe sa Panginoong Yesus, ang bagsak niya, impyerno pa rin. Kailangan po kayo lumapit sa Kanya. Kailangan kayo mag-propose sa Panginoon. Lord Jesus, I accept you. You have to make a decision, mga minamahal. Kung kayo po yung puro panood lang, puro pakinig lang, you don't want to decide, to commit, mga minamahal, inyo pong punta, impyerno pa rin. Because God demands a decision. A decision of repentance,
a decision of faith, a decision of surrender to our Lord Jesus Christ. Sabi nga po ng isa, ukol dito, sabi ni Augustine, He who created us without our help will not save us without our consent. Siya na lumikha sa atin, hiwalay sa ating tulong, ay hindi magliligtas sa atin, hiwalay sa ating pagsang-ayon. You must say yes to Jesus Christ. You have to decide. You have to believe. You have to repent. You have to commit. You have to surrender your life to Lord Jesus Christ. Ayan po ang paraan para tayo maligtas. No? Sapagkat wala po ibang nakapagligtas kundi ang ating Panginoon Jesus. Kung tayo naman po iligtas na, naman tayo magkaroon ng malasakit para sa ating mga loved ones na hindi paligtas. Opo, maaaring yung inyo po mga sa buhay. Iniwala sila na, ako na may mabait, nagsimba naman ako, ako may reliyon. Siguro naman, ang Diyos ay maawain. Diba, kahapon nga po yung ating lesson sa ABN. Totoo pong merong impyerno. No? Kaya pag inyo po mga sa buhay, masa po sa kanilang sarili para maligtas. I'm sorry, ang tungo po nila, mami na 100%, impyerno po. Kailangan nyo silang bigyan ng ebanghelyo. Shed in the Lord Jesus Christ upang sila po ay maligtas. At nawa po bilang mga ligtas na, tayo mamuhay po bilang mga binago na sa Panginoon na merong kabanalan, merong katapatan, at malasakit sa ating kapatiran. O mga minamahal, nag-alay po ng buhay si Kristo para sa atin, nawa tayo rin po'y handang mag-alay natin buhay para sa Kanya. Tayo po ito ngayong lahat. Tayo po magyuko na ating ulo. At habang tayo po ay nakayuko, ito po ang hamon ko po, narito po sa ating bahay-sambahan o sa ating online worship. Kung kayo po ay umaasa yung sarili sa mabuting gawa, reliyon, anuman, iglesia, para maligtas. Mali po yan, mga minamahal, mali po yan. Sabagat, sabi po ng Biblia, anumang alays ating ibigay sa Panginoon, hindi po kasapat para tayo maligtas. Kailangan niya po magtiwala kay Jesus. Magsukan ang iyong buhay kay Jesus. At magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya kapag mga nalangin, mga minamahal, kung meron man sa atin na wala pang katiyakan ng kaligtasan, inyo po akong sundan sa aking panalangin upang kayo po ay magpahayag na inyong pagtitiwala kay Jesus. Inyo po ang kininto bilang inyong sariling panalangin. Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan at tinatalikuran aking mga kasalanan. At nagtitiwala po ako, Panginoon Jesus, iyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. At kinikilala kita, Panginoon Jesus, natanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na po yung sinusuko sa inyo, aking buong buhay. Pumasok kayo sa aking puso at kayo na po maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon Jesus. Natanggap kita bilang aking Panginoon at hari ng aking buhay. Tulungan niyo po akong
sumunod sa mga utos, at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoong Yesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung taimtim po ang inyong panalangin, pagsisisi, pagtitiwala at pagsuko, ang sabi po ng Biblia, ang sino man kayo tumanggap, at nanampalataya, ay bigyang karapatang maging anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon kayo ito manggap kay Kristo at nanampalataya sa Kanya. Ako tayo naman pailigtas na, nawa po. At ipamuhay po ang buhay na may buong pagsuko kay Kristo. At ipong araw-araw ialay ang ating sarili sa Kanya. Mamuhay na may kabanalan, katapatan, at malasakit para sa ating kapwa. Salamat Panginoon sa inyo pong salita, nawa ito po'y manahan sa aming puso. At kung meron man pong nalalangin pa sa kaligtasan, nawa po, tulungan niyo po siya. Mahinga na po kanyang pag-unawa at pagkilala, pagtanggap sa inyo, Panginoong Jesus. At yung mga Kristiyano, Panginoon, nawa po, tulungan niyo kami na mamuhay na merong kabanalan, katapatan, at pagkamalasakit, pag-ibig po sa aming kapwa. Ito ang dalangin sa Panginoong Kristo Jesus. Amen. Salamat tayo sa magsipong lahat. Dako po tayo sa ating pagibigayan. Ating pong teksto sa ating giving. Ang pagibigay po ay isang paraan ng pagsamba sa Panginoon. At kung paano po sabi ng Biblia, sa Old Testament, ating bigay po sa Diyos ang ating pinakamahusay, nawa po tayo rin bilang pagpasalamat sa Panginoon at pagsamba sa Kanya, pagsunod, at ibigay po sa Panginoon ating pinakamahusay. Sabi nga po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong 10% bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na maukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, ay hulog ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nawa pagpalain ng Panginoon at pagibigay sa umaga ito. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, Amang Banal, salamat Ama sa oras at pagkakataon pinagkalob niyo po sa amin na pakinggan namin ang mensahe. Salamat din Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig na kami Panginoon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito Panginoon, inihiling ko Panginoon ang iyong kapatawaran sa bawat sa amin. Gabayan mo kami. Ganon din Panginoon Diyos na pangunahan mo Panginoon. Basbasan mo Panginoon ang oras na ito sa aming pagbibigayan. Bigyan ng kagalakan ng puso ang bawat isa. Hinihiling ko ito at basbasan, dalangin sa matamis sa pangalan yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. Thank you.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sa loob ng isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin na kami patuloy mo, Panginoon, na iniingatan sa lahat ng oras. At kami, Panginoon, ay pinagpapala mo sa lahat ng aming mga gawain. Nagpapasalamat kami ngayon sa umagang ito ng aming pagbibigayan. Nawa, O Diyos, ang mga salaping ito na aming nalikom, naway gamitin ito na siyang magamit na daluyan na mga pagpapala sa gawain ng aming iglesia at maibahagi, Panginoon, ang iyong salita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagpala at pinagkaloob nila ang kanilang mga tinatangkilik. Naway patuloy mo, Panginoon, na ingatan ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo. At ang mga kanilang pinagkakakitaan, Panginoon, ay inyo pong pagpalain. Kaya dalangin po namin, ang mga bagay na ito ay pinapasalamatan at binabalik ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Amen. Yan, inaanyan ko po muli ang bautisa na tayo po itumali at muli pong umawit sa ating pangwakas na awitin. No price too high. No one said it will be easy. Jesus knew that in his heart, no Roman crossroads was missing, and he knew her from the start. As he met it inside the garden at break of day, he asked the final pardon for the peace, take him this away. But nevertheless, I go, and if you want, I show. I follow, I will have to walk this way. Forget about tomorrow. Don't look at yesterday, for the daily cross I carry will be hard to bear. Tayo manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa natapos naming gawain ngayong umaga. Nawa, patuloy niyo kaming pagpalain sa araw-araw. Tunay nga ang iyong natatanging alay ay may kasapatan upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Nawa, ito ay patuloy mamutawi sa aming mga puso't isipan at maipamuhay namin na wag nawa na ulit-ulitin ang paghahandog. Panginoon, maraming salamat sa aming pastor na patuloy nagpupuno ng aming espiritual na pangangailangan araw-araw at sa lahat ng gumanap sa gawaing ito. Nawa, ingatan mo sila araw-araw, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Pangunahan mo pa kami, Panginoon, sa aming buhay sa darating na isang linggo. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Nawa, sa aming paghihiwa-hiwalay, ihatid mo kami sa aming mga tahanan na ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.